Ma, okay na nga ako. Okay lang ako rito sa bago kong inuupahang apartment. Umalis ako riyan dahil gusto ko ng tahimik na buhay. Seryosong sagot niya sa ina mula sa kabilang linya. Simula nang umalis siya sa mansyon nila, hindi na siya tinigilan ng kanyang ina sa katatawag. Polycarp Eugenesis! Huwag mong kalilimutan na ikaw yan, okay? Kahit nasang lugar ka pa manirahan at mapadpad, hindi ka dapat pumili ng babaeng hindi natin kapantay. Katulad ng iniisip mo. Si Vivian ang ipapakasal ko sa'yo sa ayaw at sa gusto mo, anak. Sabi pa ng mami niya. Mami, pwede bang tagilan mo ng pagtago sa buong pangalan ko? Naiinis lang ako lalo eh. At lalong ilang beses kong sasabihing ayoko sa Vivian na yun. Sabi niya at hindi na napigilang pindutin ang cellphone niya para mawala na ito sa linya. Siya si Polycarp Eugenesis, isang senior editor at head ng isang kilala at sikat na publishing company sa bansa. Mayaman ang pamilya Eugenesis at maraming klase ng negosyo ang pinapasok ng kanilang pamilya. Nagkataong pinagpaubaya niya sa kanyang nakatatandang kapatid na si Peterson Sevilla Eugenesis, anak na panganay ng ama niya sa ibang babae. Umalis siya sa kanilang mansyon dahil sa paulit-ulit siyang pinipilit para ipakasal kay Vivian, na kababata niya. Pero hindi niya yun gusto. Sinabi niya noon sa kanyang sarili na kung sino ang babaeng makakayakap sa kanya ng walang kahirap-hirap, ang siya niyang magiging asawa. Sa oras na yon, wala pa namang nangyayaring ganun sa kanya. Sa sungit niya, walang sino mang babae ang nagtangkang lapitan siya. Yun ang pangatlong araw niya sa kanyang apartment na tinitirhan. Nahirapan pa nga siyang hanapin ang lugar na yon. Ang gusto niya kasi ay yung simpleng lugar at may mga tahimik na kapitbahay. Mukhang nagtagumpay naman siya kasi yung compound na yon ay halos iwahiwalay ang mga kabahayan. Yung bahay lang na yon ang nakita niyang medyo may ilang apartment na pinapaupahan. Ang sabi sa kanya ng may-ari ay tahimik ang lahat ng nakatira. Isang aspiring writer at mga call center agent, pare-parehong tulog sa araw at wala sa gabi. Kaya't natutuwa siya na magkaroon siya ng katahimikan. Umiinom pa siya ng kape ng hapong yon. Tamang-tama lang ang dating niya galing sa trabaho. Makakapagpahinga ang isip niya at makakatulog ng maayos. Nang bigla niyang marinig ang napakalakas na atungal mula sa ibaba. Agad siyang napatayo nang marinig ang sintunadong boses ng isang babae na halos mapatid ang litid sa pagbirit ng mataas na awitin ng isang sikat na singer. Napatakip siya ng dalawang niyang kamay sa kanyang mga tenga nang ipilit isigaw ng babaeng yun ang huling linya ng kanta. Hindi na niya natiis at napatayo na siya. Asar na asar siyang nagtungo sa banyo para kahit na paano ay maibsan ang sakit sa tenga niya. Doon ay mahina ang dating ng ingay mula sa kapitbahay. Anong klaseng boses ba yan? Kung pwede ko lang ipahuli at ipakulong sa kuweba, gagawin ko. Inis niyang bulalas. Nagbuka siya ng gripo para lalo pang mabawasan ang ingay mula sa malayo. Hay, akala ko ba tahimik sa lugar na to? Sabi pa niya. Nang inakala niyang wala ng ingay ay lumabas siya ng banyo pero hindi pa pala tapos ang ingay. Hindi na siya nakatiis at lumapit na siya sa landline at dinayal ang numero ng telepono nang inaakala niyang may-ari. Hello sir, irereklamo ko lang sana yung nasa kabilang apartment. Napakaingay po. Sabi niya. Naku sir, pasensya ka na. Anak po yan ang may-ari nitong paupahan. Hindi ko siya maaaring paalisin. Kung gusto mo sir, maaari mo siyang pagsabihan. Tutal isa ka naman sa mga umuupa. Siyempre iisipin niya pa rin ang kapakanan ng mga nangungupahan. Sagot ng matandang nakausap. Doon niya lamang nalaman na hindi pala yung matanda ang may-ari kundi yung babaeng umaatungal sa baba ng apartment na tinitirhan niya. Naibaba niya ang telepono habang umiiling. Wala palang kwentang pagtawag ko. Pababayaan na lang sana niyang lahat kaya lang umabot na ng alas 10 ng gabi ay umaatungal pa rin parang bakang bunganga ng kapitbahay niya. Kaya't nagbangon siya at sinuot ang roba at bumaba. Nang makalabas ng bahay ay agad niyang pinuntahan ang pintuan ng apartment nito. Malakas niyang kinatok yon hanggang sa mapagbuksan siya ng pintuan ng mga tao. Hoy, baka naman pwedeng manahimik ka na. 10 oras na ng gabi. Hindi ba uso ang salitang pahinga sa'yo? Galit niyang tanong. Nagulat pa siya nang bumungad ang isang lasing na babae at agad siyang niyakap. Napaangat ang mga kamay niya nang agad na pumulupot ang mga kamay ng babae sa bewang niya.
Lasing na lasing pala ito. Ano ba? Tingnan mo nga tong taong to. Ano ba to? Tanong niya sa isa pang babae na kasama nitong kumakanta. Nako, pasensya ka na kay Reyna. Sabi ng kaibigan nito, tapos ay tinangkang hilahin ng dalaga. Oh, ano ba? Ano ba kayo? Huwag niyo nga akong hilahin. Ngayon ko lang nakita ang Prince Charming ko. Ano, ikaw ba yung balakang prinsipe? Tanong ng dalaga na tumingalapas sa kanya. Nasa 5 plat ang dalaga samantalang nasa 6 ang taas niya. Oo, tama. Tingnan mo, Sharon. Mukha siyang palaka. Kapag hinalikan ko siya, tsakong magbabago ang itsura niya. Magiging makisig na prinsipe na siya. Sabi pa ni Reyna tapos ay ngumuso ito at tinangkang idikit yun sa nguso niya. Ano? Ako mukhang palaka? Naiirita niyang nasabi sa dalaga. Sa inis niya ay pilit niya itong tinulak para bumitaw sa pagkakayakap sa bewang niya. Lumayo ka nga sa akin. Ang lakas ng loob mong tawagin akong mukhang palaka. Ikaw nga parang baboy na baka pa sa lakas mong umatungal. Sabi niya sabay na itulak niya ito ng malakas. Mabuti na lang at nasalo ito ng kaibigang tinawag na Sharon. Nako, grabe ka naman kuya. Bakit mo naman tinulak ang kaibigan ko? Paano na lang kung nabagok siya? Naiinis na sabi ni Sharon. Hoy Sharon, sabihin mo riyan sa Reyna na yan. Ano, Reyna? Reyna ng mga sintunado. Kung may problema siya sa buhay, huwag niyang idaan sa pagkanta. Uminom na lang kung iinom. Bulyaw niya pa sa dalawa. Pero hindi niya akalaing gising pa pala si Reyna at mabilis itong napabangon. Hoy, palakang prinsipe! Ang yabang mo ah! Eh mukha ka lang naman buteteng nagpapanggap na tao. Makikita mo, hindi mo ba alam na isa akong writer? Kaya gagawin kitang isang palaka sa kwento ko. Hintayin mo lang. At dun sa kwento ko, hindi ang isang magandang babae na tulad ko ang hahalik sa'yo, kundi isang bruha. Yung maitimang budhi na katulad mo. Sino ka ba sa akala mo para itulak ang isang magandang tulad ko? Tapos ay napadura pa ito. Napabikit na lang siya nang tumama sa mukha niya ang laway nito. Bukas na bukas din. Kakausapin kita para isauli mo ang down payment ko ng isang taon dyan sa apartment mo. Okay? Singhal niya sabay talikod. Tapos ay nanggigigil niyang pinunasan ang laway ng dalaga na napunta sa pisngi. Kinabukasan, masakit pa ang ulo niya nang magbangon sa kama. Tumayo na siya at lumabas patungo sa kusina at nagtungo sa banyo para magmumog at magsipilyo. Ano, Reyna? Gising ka na ba? Tanong ni Sharon. Nang oras na yon, naroon na din si Sheena ang kakambal nito. Oo, may tulog pa bang nagsisipilyo? Tanong niya kahit napipikit-pikit pa ang magkabila niyang mata. Naalala mo ba yung mga nangyari kagabi? Nakakahiya ka? Kaloka? Ayoko nang makipag-inuman sa'yo kahit na kailan. Palatak ni Sharon. Oo nga, nakwento sa akin ni Kambal. Ano ka ba naman, Reyna? Paano ka magiging tunay na writer niyan kung hanggang ngayon puro fairytale pa rin ang nasa isip mo? Segunda ni Sheena. Oo nga, nakakahiya talaga. Tinawag niyang mukhang palaka yung gwapong tenant nila sa itaas. Galit na galit kagabi. Kwento ni Sharon. Ewan ko sa inyo. Talaga namang pangit yung nakatira doon. Ah, mukha siyang palaka. Sa tuwing nakikita ko yun, naalala ko si Froggy, yung alaga kong palaka. Sagot niya nang matapos siyang mag-toothbrush. Humarap siya sa dalawang kaibigan na noon ay nagtatawa sa mga sinasabi niya. Ano ka ba? Si Mang Denjo yun. Matagal nang lumipat yun, Reyna. Ano ba? Bulalas ni Sharon. Ha? Kailan pa? Talaga? Iba na palang nakatira dyan sa taas? Gulat niyang tanong. Humarap siya sa mga kaibigan matapos magsipilyo. Hindi mo ba alam? Naturingan kang anak ng may-aring tong paupahan niyo. Pera lang ba talagang kinukuha mo? Hindi mo alam na may tinanggap na si tatay na bagong tenant dyan sa itaas? Nakakross arms na tanong ni Sheena. Naupo muna siya sa upuang nasa harap ng lamesa para tingnan kung ano ang maaari niyang kainin bago sinagot si Sheena. Oo. Ah, yun pala yung nag-down payment ng for 1 year. Nakangiti niyang tanong. Nagulat silang pare-pareho nang may biglang kumatok sa screen ng pintuan nila. Nagkatinginan muna sila. Mula sa labas ay naaaninag nila ang bulto ng isang matangkad na lalaki. Well, mabuti gising na kayo. Nariyan bang magaling mong kaibigan?
yung reyna ng mga asong umaatungal sa gabi? Seryosong tanong ng binata. Ibinuka naman ang maluwag ni Sharon ng pintuan at ipinakita si Reyna na nakaupo sa lamesa sa may kusina. Kumoy naman siya at ngumisi ng nakakaloko. Hello, masarap ba ang tulog mo kagabi? Tanong niya sabay tayo at naglakad papunta sa binata. Nagulat rin siya kasi totoo palang sinabi ni Sharon na gwapo ang binata. Maihahalin tulad sa isang basketball player ang taas nito. Kaya kuntodo ang tingala niya. Totoo pala eh. Gwapo ka. Kaya lang hindi kita type. Nandito ka ba para manligaw? Tanong niya na ooy kung makahawi ng buhok niyang maiksilang naman. Napapa-beautiful eyes pa siya sa binata. Pero napabuga na lang ng hangin ang binata at naiiling na tinapunan siya ng tingin. Ang lakas ng pantasya mo, no? Kahit kailan siguro, hindi ko liligawan ng tulad mo. Ayokong mag-alaga ng asong umaalulong sa gabi. Sabi pa nito at mapaklang natawa. Aba, sobra ka naman kumakapang lait ah. Anong akala mo sobrang gwapo mo? Hindi yata, mas marami pang gwapo sa'yo, no? Napa-cross arms na singhal niya. Okay, give my money back. Ibalik mo yung diniposito kong pera for 1 year kasi maingay sa lugar na to at hindi ko gusto ang maingay na lugar. Sabi pa nito na inilahad ang isang palad sa harap niya. Ang kambal naman ay nanahimik sa may supa. Hindi sila kumikibo at hinahayaan lang siyang makipag-usap sa binata. Okay, ibabalik ko sa takdang panahon. Sige na, bye na at kailangan mo nang pumasok sa trabaho. Sige, thanks. Sabi na lang niya sabay tulak sa binata palabas ng bahay niya. Nang makalabas na ito ay agad niyang sinara ang pintuan. Kaloka? Hindi niyo man lang ako tinulungan? Singhal niya sa dalawa. Halos mapugto ang hininga dahil sa kaba. Mabuti na lang at nadaan niya ito sa ganoong pambobola. Eh mukha namang kayang-kaya mo eh. Segunda ni Sheena. Ang mabuti pa Reyna, huwag ka nang iinom ulit. Kapag kinulit ka niya sa pera, makiusap ka at humingi ng sorry sa pang-insulto mo sa kanya. Payo ni Sharon. Hay nako, sana hindi ko na siya makita ulit. Bulalas niya pa. Makalipas ang isang oras ay nakita nilang isang anunsyo ng isang page ng publishing company na sinusundan nila sa isang online platform. Nako Reyna, ito na ang pagkakataon mo. Sabi ni Sheena. Bakit? Tanong niya. Kasalukuyan siyang nasa harap ng laptop niya at nagsusulat ng isang kwento na binabalak niyang ipasa sa isang online reading platform. Itong Genesis Publishing Company ay maglulunsad ng isang Rycon. Pwede ka nang sumali. Any genre at yung mananalo, mabibigyan ng pagkakataong mapublish yung kwento niya sa physical book. Kaya ano pang hinihintay mo? O sige, ano ba yung email ad nila at na makapag-filled up na ng application? Sagot niya. Nako, hindi Reyna. Kasi kailangan mong pumunta sa mismong building nila. Doon ka mismo pipirma ng application. At ang laki rin ng cash prize nila. Kaya sulit naman kung mananalo ka. Sige na. Pangungumbinsi ni Sheena. Kaya nga inihanda niya ang masterpiece niya na matagal na niyang naisulat. Pero tinanggihan ng maraming publishing house ang storyang yon. Sa palagay niyo, makukuha ang kwentong to? Tanong niya. Alin ba? Yung storyang tungkol sa babaeng pangit ang muka pero minahal pa rin ng isang mayamang lalaki? Tanong ni Sharon. Oo. Alam ko gasgas na ang kwento. Pero naniniwala ako na kakaiba pa rin ang kwento ko. May naiibang twist at palaman naman ang niloloob dito. Kaya may laban pa rin sa tingin ko. Napapataas baba ang kilay na sabi niya sa mga kaibigan. Okay na yan. Kesa naman sa palakang naging tao. Matapos mahalikan ng isang babaeng parang aso kung umalulong sa gabi. Natatawang sabi ni Sharon. Nagtawanan ng dalawa, siya naman ay napapanguso na lang dahil naalala na niya ang mga naganap kagabi lang. Isang linggo nang lumipas mula nang mangyari yon. Simula noon ay naiinis na siya kapag nakikita o nakakasalubong man lang ang lalaking hindi niya alam kung ano ba ang pangalan. Pero lingid naman sa kaalaman niya na labis na ikinatutuwa ni Policarpio na nakilala siya nito. Hindi niya nito nakalimutan ang unang gabing niyakap niya ito. Isang sign na hinihintay ng binata. Kahit kailan kasi ay wala pang nakayakap o nakahawak man lang sa kaniyang katawan. Maliban sa dalagang si Reyna.
Naroon na siya sa building ng Genesis Publishing Company. Siya yata ang pinakamaaga sa lugar na yon. Sobrang excited niyang ipasa ang gawa niya. At malaki ang pag-asa niya na sa wakas ay mapapansin at mabibigyan ng pagkakataon ang akda niya. Pagpasok pa lang sa pinaka-venue, nagulat siya kasi napakarami na rin tao. Akala ko akong pinakamaaga. Hindi pala. Sabi niya sa sarili. Isa-isa palang tinawag ng mga editor ang mga aplikanteng manunulat na gustong sumali sa contest. Nang maisulat na niya ang mga impormasyon sa application paper, ay sinabihan siyang antay na lang niya ang pagtawag sa kanya. Habang nakaupo siya sa upuang naroon, nakita niya na dumarating ang isang lalaking napakapamilyar sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang malapit na ito at nakita niya ito nang malapitan. Hala, siya yung kapitbahay kong nasabihan kong mukhang palaka. Bulalas niya sa isip. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya ang black shade niya at sinuot niya yon. Lingid sa kalaman niya na nakita na pala siya ni Paul. Sir Paul, sa kabila po ang bago niyong opisina. Pero dito sa kabilang interview room niyo. Turo ng sekretary nito na si Miss Luz. Okay Luz, thanks. Pero sa office ko na lang papupuntahin yung unang aplikante. Sagot nito sa babae. Mabuti na lang at may nakita siyang magazine na naroon sa may lalagyan. Kaya kinuha niya yon at tinakip sa mukha niya. Nako, naalala pa kaya niya yung ginawa kong pagyakap-yakap sa kanya nung gabing yun? Nakakaloka? Ikaw naman kasi Reina, ang dami mong yayakapin yung panglalaking yun. Bulalas niya at sermon sa sarili. Naisipan niyang tumayo na lang at huwag nang ituloy ang pag-a-apply. Alam niyang wala nang patutunguhan pa ang gagawin niya. Ngunit nang akmang tatayo na siya at aalis, ay narinig niya ang kaniyang pangalan. Miss Reina Marabella? Malakas na sigaw ng sekretary sa kanya. Nakatayo na siya noon at ayaw na sana niyang lumingon. Kaya lang tila, naninigas na rin ang mga binti niya. Hindi na rin niya maihakbang palabas ng lugar na yon. Miss Reina? Tawag nito sa kanya at sinabayan pa ng kalabit. Hindi niya namalayang nakalapit na ito sa kanya. Bakit po? Tawag ka sa office. Yung head pa ng editorial namin na mag-i-interview sa'yo. Nakangiting sabi ng babae. Kahit ayaw na sana niyang pumunta roon ay tinulak naman siya nito papasok sa loob ng opisina ng nasabing head of editor. Nang makapasok siya nakatalikod pa ito habang nakaupo sa swivel chair. Tapos nang maramdaman ang pagpasok niya ay tsaka lang pumihit ang upuan paharap sa kanya. Nakataas ang isang kilay nito na nakangisi sa kanya. Ah, ikaw pala si Queen. Tumayo ito at marahang lumakad papalapit sa kanya. Siya naman, inayos niyang suot niyang shade at napatras ng kaunti malapit sa pintuan. Kumusta ka? Kumusta ang mga gabing? Natutulog ka? Okay ka na ba? Hindi ka na ba broken-hearted? Hindi naman ako broken-hearted. Naglabas lang ako ng sama ng loob pero okay na ako. Ah sige, aalis na ako. Sagot niya at tinangkang tatalikod na. Ngunit nahila nito ang tag price sa suot niyang t-shirt. Ano ka ba naman? Ang weirdo mo. Pati tong damit mong suot may presyo pa. Natatawang bulalas ni Paul. Ano ba? Bitawan mo ang t-shirt ko? Alam mo kasi, kanina ko lang ito binili dyan sa mall sa baba. Natapunan kasi ako ng juice. Mabilis niyang pasakali. Alam mo, ikaw pagdating sa palusot ang galing mo. Mahinang sabi ng binata. Nang mapalingon siya, nabasa niya sa desk nito ang pangalan ng binata. Polycarp Eugenesis? Ikaw ang may-ari nitong publishing company? At nitong buong building? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Oo, bakit? Nagulat ka? Ano, magiging mabait ka na ba mula ngayon at hindi mo na ako panlilisikan ng mga mata mong malalaki? Tanong nito. Ano? Bulalas niya. Ay, grabe siya. Kailan ko naman ginawa yun? Sadyang mapungay ang mga mata ko. Akala mo lang nanilisik to. Di ba nga niyakap pa kita nung una tayong magkita? At bigla na lang siyang natigilan kasi naalala niya ang mga ginawa niya noong nalasing siya. O ano? Nakataas ang isang kilay ni Paul nang tanungin siya. Ano lang kasi yun? Natitigilan niyang sabi. Sa totoo lang,
hindi niya alam kung ano pa ang idadahilan niya. Kita na nito ang matinding pamumula ng mga pisngi niya. Ano? Namumula ka kasi naalala mo ang mga kalokohang pinagagawa mo. Sige na, basta next time, ayoko na nang maingay ka. Sabi nito sa kanya, tapos ay nagbalik ito sa table. Ah, Sir Policarpio. Ano? Yun na yun? Gulat naman siyang napalapit sa binata. Yes, and please don't call me Policarpio. Call me Paul. Sabi pa nito, bago'y kinampay ang apat na daliri para paalisin siya. Naiiling na napaisip si Reyna nang nasa labas na siya. Sa mga pinag-uusapan nila kanina, wala ang tungkol sa istorya niya. Kinabukasan, ang simula ng kanilang kompetisyon. Pero doon pala nila gagawin sa opisina ang kanilang aktual na pagsusulat. Nagulat siya nang may malakas na katok sa pintuan niya. Mabilis siyang tumayo kasi hindi pa siya natutulog ng umagang yon. Magdamag niyang pinag-iisipan ang kwento na isusulat niya. Sandali lang! Makakatok naman parang may emergency! Sigaw niya. Laking gulat niya nang makita ang nakalisik na mga mata ni Paul sa kanya. Oh, bakit ganyan na naman ang mga mata mo? Hindi ako nag-ingay kagabi ha? Huwag mong sabihin may reklamo ka na naman. Naka-cross arms pa niyang tanong sa binata. Anong oras ka papasok sa opisina? Tanong nito. Ano? Bakit ako papasok sa opisina mo? Bakit? Sekretary bang in-applyan ko? Taka niyang tanong. Nagbabasa ka ba ng announcement para sa lahat ng natanggap sa contest? Nakataas ang kilay ng binata. Ah, meron bang announcement? Ay, pasensya na. Akala ko kasi dito sa bahay ang pagsusulat kaya hindi ko na binabasa. Maingay. Bulalas niya. Nagulat siya nang biglang pumasok ang binata at kampanting na upo sa sopa na naroon. Bilisan mo na. Isasabay kita papunta ron. Ano? Ayoko nga! Pasinghal niyang sagot. Maraming makakakita. Paano kung manalo ako sa contest? Baka sabihin nila bias ang pagkapanalo ko. Ayoko! Sabi niya. Bilisan mo na. Sa pangit ng kwentong isusulat mo, hindi ka mananalo. Magtataka talaga ang lahat. Kaya bilisan mo na. Ayoko sabi! Sige. Ibigay mo ang isang taong down payment ko at hindi ka nakasali sa contest. Sabi ni Paul na akmang tatayo. Ah! Hindi ka naman mabiro? Nayakap niya agad ang binata sa bewang nito. Kaya napatigil na naman ito sa paghakbang. Ngunit bigla rin siyang napabitiw. Ganyan ka ba sa lahat ng lalaki? Niyayakap mo agad. Magkasalubong ang mga kilay nito na tinitingnan siya. Hindi ah. Grabe naman to. Alam mo bang ikaw lang ang lalaking niyayakap ko? Dapat matuwa ka. Malandi niyang sabi sa binata at sinabayan niya pa ng kindat. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Paul. Salubong pa rin ang mga kilay nito. Dalian mo na. Mahigpit nitong utos muli. Kainis ka naman? Hindi ka makuha sa lambing. Sige na, sandali lang. Maliligo lang ako. Huwag kang susunod ha? At huwag mo kong papasukin sa banyo. Behave! Paalala pa niya sa binata. Bilisan mo na, napaka-assuming. Bulalas ni Paul. Ngunit nang masigurong wala na siya, lihim itong napangiti. Hindi alam ni Paul pero parang kinilig siya sa mga panlalandi ni Reyna sa kanya. 10 minuto lang ay tapos na siyang makapaghanda. Nagulat pa si Paul kasi ang bilis niyang makapaligo at magbihis. Bakit ang bilis mo? Tinawanan lang ni Reyna ang binata at naunan nang lumabas ng bahay. Tara na, hindi ba nagmamadali ka? Tanong niya. Napatango na lang si Paul at sumunod na sa dalaga. Pagdating sa kotse si Reyna ang sumakay sa driver's seat. Oh, bakit nandyan ka? Tanong naman ni Paul. Ako nang magmamaneho. Matagal nang walang practice, baka mamaya makalimutan ko na. Huwag kang mag-alala, may lisensya naman ako. Akong bahala sa'yo. Aba Reyna, ayusin mo ha. Ayoko pang mamatay. Banta ni Paul sa dalaga. Nang magsimulang paandarin ni Reyna ang sasakyan, nung una'y okay pa ang pagmamaneho nito. Pero nagulat siya na mas mabilis pa itong magmaneho sa kanya. Kaya sa loob ng 30 minutes ay naroon na sila sa harap ng building. Mauna ka nang bumaba. Ipaparada ko pa ang kotse mo. Tsaka ayokong makita nila tayo. Baka mamaya sabihin nila, lover kita. Mahirap na. Meron pa naman akong crush dyan sa loob ng building.
nakangisi niyang sabi sa binata. Ano? Agad na kumunot ang noo ni Paul. Sige na, mauna ka na. Pasinghal na niyang sabi sa binata at agad nang pinaandar ang kotse kahit na hindi pa pumapayag si Paul. May crush siya sa loob ng opisina? Wala namang lalaking writer na nag-apply. Sabi ni Paul sa sarili. Kaya pagpasok pa lang ni Paul, isa-isa na niyang tinitingnan ang mukha ng mga lalaking naroon. Wala naman siyang nakitang bata-bata pa doon, kundi ang janitor na si Enrico. Kailan ka pa nagsimula rito? Tanong niya agad sa binatang janitor. Ah, mga 2 months na po ako rito, sir. Sagot ng binata. Single ka pa? Nagugulat na napatango ang janitor habang nakatingin sa kanya. Ah, huwag mong intindihin ang tanong ko. Mula ngayon sa kabilang building ka na maglilinis, ha? Utos niya sa janitor. Nagtataka man ay sumunod na lang ang lalaki. Natawa naman si Rina kasi nakita nito ang ginawa niya. Nasa elevator na sila at kasabay ang maraming tao. Kaya tahimik muna si Rina at hindi sila kumikibo sa isa't isa. Nang magsibabaan ang mga kasabay nila at sila na lang ang naiwan, tumawa ng malakas si Rina. Gusto mo ba ako? Tanong agad ni Rina. Napakunot naman ang noo niya at napalingon sa dalaga. Anong pinagsasabi mo? Mabilis niyang sagot upang ikaila ang feelings niya. Eh kasi pinapaalis mo yung janitor. Akala mo ba siya yung crush ko? Nakakatawa ka. Nakangisi pa rin sabi ni Rina. Alam mo, sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw ang pinakamadalas managinip ng gising. Sagot niya. Sakto namang bumukas ng pinto at lumabas sila ng elevator. Teka, saan ako pupunta? Doon ang office ng mga writer. Sagot niya, sabay turo sa kabilang opisina na may mga cubicle. Nakita ni Rina na maraming slot na maupuan at wala pa yung ibang mga kasama niya na natanggap din. Bakit ako pa lang? Tanghali na. Nagtataka niyang tanong. Ikaw lang ang on-site. Ginawa ko to para pag uwi mo sa bahay mo, wala ka ng oras mag-inom at mag-ingay. Okay? Tsaka hindi ka kasama sa mga aplikante na sasali ng kompetisyon. Lahat ng isusulat mo, dadaan muna sa akin bago mapublish. Huwag kang mag-alala at bayad ang araw mo at may profit share ka pa rin sa mga mabibentang libro mo. Mamaya ibibigay ko sa iyo ang kontrata. Sabi niya tapos ay nagtuloy sa opisina. Bakit ganon? Nakakainis siya, ha? Tapos ang laki-laki ng opisina. Walang tao, ako lang. Bulalas ng dalaga, kaya nakaisip ito ng paraan. Kumatok si Rena sa opisina ni Paul. Pasok, sabi lang ng binata. Sir Policarpio, ano kaya kung... Dito na lang ako mag-office. May table dito tapos may computer. Kasi ako lang mag-isa doon, nakakatakot. Rena ka talaga ng mga dahilan. Kaya ka doon para makapag-isip ka ng mabuti. Ano? Gusto mo sa library? Tanong ng binata. Hindi. Dito na lang. Makulit na sabi ni Rina. Napahilot sa sintido si Paul. Hindi nito alam kung bakit pa ba nito naisip na isama siya sa opisina. Sige, tatawagan ko ang lahat ng mga aplikanteng writer para manahimik ka. At dito ko sila pagsusulatin. Sagot ni Paul. Ay, wag na. Okay lang ako rito. Dito na lang ako sa cellphone magsusulat. Umupo siya sa supan naroon at inilabas ang cellphone niya. Isinuot niyang salamin sa mata na may anti-rad at saka nagsimulang magtrabaho. Pero si Paul ang hindi nakatiis sa ginagawa niya. Hay, ang kulit ng babaeng to. Kaya iniangat nito ang telepono at may kinausap. Maya-maya pa'y nagulat siyang may personal table na inilagay sa isang sulok ng opisina ni Paul at upuan. Ilang minuto pa? Ay may laptop na din na isinaset up doon. Wow! Para sa akin? Ang lakas ko sa'yo, sir, ah. Bulalas niya. Magtrabaho ka na. Pasinghal na sabi ni Paul. Sa labas ay naging usap-usapan sila ng iba pang mga staff doon. Hindi nila alam na may mga matatenga pala roon ang mami ni Paul. Nalaman ng mami ni Paul na may babaeng nasa loob ng opisina niya. 3 araw na siyang nagsusulat pero walang hypnosis ang pumasa kay Paul.
Ano ka ba naman? Nakakainis ka naman eh. Sana pinasali mo na lang ako sa contest. Eh wala naman eh. Lahat na lang bagsak sa'yo. Pagalit niyang sabi kay Paula. Hoy Reyna, huwag mo nga akong sigawan dito sa opisina ko. Nakakasar ka. Pasinghal ding sagot ni Paula. Pero ang totoo nun ay kinakabahan na ito na mag-walk out siya. Wala akong magawa kundi ang i-reject ang mga hypnosis mo. Hindi ko pwedeng pairali ng feelings ko rito. Trabaho to. Nadulas na sagot ni Paula. Ano? Kunot na o siyang napatingin sa binata. Ang ibig kong sabihin, yung mga story mo, kulang sa feelings. Napatalikod ang binata para itago ang pagtensyon. Gusto niya si Reyna at kinakabahan siya kapag nasa harap niya ito. Pero hindi niya kayang hindi ito nakikita. Feelings ka pa dyan? Paano mo malalaman eh? Ayaw mong ipasama ang plots ko. Nakakainis? Paano kung ipapasa? Eh kung hindi sa baboy na naging tao eh. Isda na nagmahal sa baka ang kwento mo. Ayusin mo nga. Hindi naman tungkol sa hayop ang publishing namin. Tsaka romance novel hindi children's book ang ipinapasulat ko sa'yo. Nakakainis ka naman. Fantasy ang genre ko. Siyempre. Gasgas na ang wolf at fox story. Kaya nag-iimbento ako ng iba. Gusto kong maging kakaiba ang mga sinusulat ko. Yun ang tinatawag na exotic story. And I am an exotic writer. Pasinghal niyang sabi. Mahahalikan kita. Nanggigigil na sabi ni Paul sa kanya. Pero pabulong lang talaga yon. Ano? Narinig ko yon. Nakatas ang kilay na tanong niya sa binata. Ngunit biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Policarpio! Malakas na sigaw ng mami ni Paula. Mami? Gulat na bulalas ni Paula at napatayo ito. Sinasabi ko na nga ba na walang mabuting idudulot sa iyo ang paglayo mo sa ating mansyon? Bumalik ka na ngayon din at umalis sa opisina ng ito. Doon ka na sa kumpanya ng daddy mo. Sabi pa ng ina ni Paula. Mom, pwede ba? Sabi ko matanda na ako. Huwag mo na akong pakialaman. Sagot ni Paula. Paul naman, kailan mo ko pupuntahan ulit? Tanong ng isa pang babae na kasama pala ng mami niya. Mami, bakit sinama mo pa rito ang isang yan? Tanong ni Paula. Si Reyna naman ay nakatingin lang sa mga ito habang nag-uusap. Paunti-unti na siyang umaatras patungo sa pintuan para makalabas. Ayaw niyang madami sa gulo ng pamilya ng kaniyang boss. Pero laking gulat niya nang lapitan siyang bigla ni Paula at hawakan siya sa kamay. Ito ang babaeng pakakasalan ko, mami. Girlfriend ko siya at mahal ko siya. Biglang sabi ni Paula. Hindi niya alam pero ang itsura nilang tatlong mga babae ay pare-parehong naglalakihan ng mga mata dahil sa gulat. Sir Paul, huwag kang magbibiro ng ganyan. Yung mga panlalandi ko sa'yo, joke lang lahat yun. Para lang hindi mo bawiin ang 1-year down payment mo sa apartment namin. Ikaw naman. Sabi niya habang natatawa ng pilit. Hindi po totoo ang sinasabi niya. Nangbabluff lang po siya. It's a prank. Bulalas pa niya sa ina at sa babaeng naroon. Pwes hindi kami natatawa sa mga joke niyo. Paul, ano ba? Singhal ni Vivian. It's a fact. She's my girlfriend. Ayoko sa'yo, Vivian. Matagal ko nang sinabi yan. Kapatid lang ang turing ko sa'yo. At hindi tayo pwedeng ikasal. Seryosong sabi ni Paula. Hoy! Fuck ka dyan! Singhal naman ni Reyna habang pilit na tinatanggal ang palad ng binata sa palapulsuhan niya. Ngunit mas lalo pang humigpit ang hawak nito sa kanya. Sir Paul, stop this na! Hindi magandang biro. Kailan pa naging tayo? Bulong at pilit ang ngiti habang pinandidilatan niya ang lalaki. Shut up! Bulong din ang binata sa kanya na may kasamang panlalaki ng mga mata. May nangyari na nga sa atin, di ba? In fact, sa isang bahay tayo nakatira. Di ba sa bahay mo ako nakatira? Sabi ni Paul. Ano? Anong kalokohan ito, Policarpio? Galit na sabi ng mami ni Paul. Napaupo ito sa sopa. Nako, sumasakit ang ulo ko. Nai-stress ako sa'yo. Sabi pa nito. Alis na muna kami, mami. Bahala na kayo. Pero ito nang desisyon ko. Tsaka sabi naman ni Daddy, malaya na ako. Si Kuya Peter nang nagmana ng mga negosyo ng Daddy. Kaya okay na magawa ko ang gusto ko.
sabi pa ni Paul. Pero anak, ikaw ang panganay ko. Si Peter ay anak sa labas ng daddy mo. Kaya ang gusto ko, maibalik sa'yo ang karapatan mo. Mami, masaya na ako dito sa building ko. At isa pa, gusto kong mamuhay ng simple at ang pamahalaan ng sarili kong business. Sabi ni Paul, sabay hila sa kamay ni Reyna at lumabas sila ng opisina. Hoy, Sir Paul! Nagugulat pa siya nang sapilitan na siya nitong hilahin at agad silang nakapasok sa loob ng elevator. Hanggang sa makababa sila ay hawak siya nito sa kamay niya. At mabilis silang nakalabas sa parking lot at sumakay ng sasakyan. Nang nasa loob na sila ng kotse, ay agad nitong pinaandar yon. Hindi kumikibo at tahimik lang ito. Malayo na sila sa building nang magsalita siya. Bakit mo sinabi yon? Bakit mo ginawa yon? Naiinis niyang tanong. Pakiramdam kasi niya, ginamit siya nito para makatakas sa responsibilidad ng pamilya nito. Hindi ba pwede? Hindi! Bakit bigla mong sasabihin na girlfriend mo ko? Tapos ang worst pa doon, may nangyari na sa atin? At sa bahay ko ka nakatira? Nanlalaki ang mga mata na tanong niya. Biglang napreno ni Paul ang sasakyan. Yun lang ba? Kung yakapin mo nga ako, walang pakundangan, walang paalam. Anong akala mo okay lang yun sa akin? Aba naman, parang yakap lang. Bakit? Wala pa bang yumakap sa'yo ng ganun? Ganyan ka ba ka virgin? Oo, ikaw lang babaeng yumakap sa akin. Alam mo kasi may prinsipyo akong sinusunod. Sabi ko kapag may babaeng nangahas yumakap sa akin ng walang paalam, ibig sabihin siya ng babaeng para sa akin. E niyakap mo ko, kaya ikaw na yun. Determinadong sabi ni Paula. Ano? Paano kung matandang babae yung yumakap sa'yo? Pakakasalan mo? O kaya aso? Basta bahala na. Mamaya lilipat ako sa bahay mo. Sabi ni Paul na napapangiti. Another what? Bakit mo gagawin yun? Bulalas ni Reyna. Kasi tiyak na pupunta yung mga yun. Para mapatunayan ko na totoo ang mga sinabi ko. Dalawa lang yan. Ikaw ang lilipat sa akin o akong lilipat sa bahay mo. Napalo ni Reyna ang sariling noo. Ay, ano ba namang gulotong napasok ko? Wala pa sa isip ko ang mag-asawa. Marami pa akong pangarap at marami pang istorya ang isusulat ko. Paano na to? Umaatungal na sabi niya. Okay lang yan. At least makakasulat ka ng tunay na romance novel. Mula ngayon, ako na ang writer's lover mo. Natatawang sabi ni Paul. Samantalang nagtataka si Naginang Frances Henesis, ina ni Paul, at si Vivian sa malaking pagbabago ng ugaling ni Paul. Bakit ganun na si Paul? Hindi naman siya dating ganun, tita. Padalos-dalos sa mga sinasabi at desisyon. Tsaka nawala na ang kasungitan sa aura niya. Nagulat ako na hinawakan niyang bigla ang kamay ng babae. Eh hindi ba? Walang makalapit sa kanya ng basta-basta? Kahit nga po yata kayo na nanay niya eh. Hindi mo pa yata siya nayakap simula na mag-teenager siya dahil sa sobrang ilap niya sa mga babae. Tama ka, Vivian. May malaking pagbabago sa kanya. Siguro, wag na lang nating ipilit na pakasal ka sa kanya. Mukhang ang babaeng mukhang tanga ang nagustuhan ng anak ko. Sabi pa ni Ginang Frances. Tita, susuko na lang tayo? Oo, Vivian. Ang gusto ko ngayon ay masigurong okay ang tinitirhan niya at kung inaalagaan ba siya nung baliw na writer niya. Ewan ko ba sa anak ko? Sagot pa ng Ginang. Umalis nga ang mga ito na lulugulugo dahil nakita nila na tila determinado na si Paul sa desisyon nito. Tita, so, malaya na ba ako sa kasunduan? Tanong ni Vivian. Hindi. Si Peter ang pakakasalan mo. Maghintay ka lang na maayos ang lahat. Sabi ng Ginang. Natahimik naman ang dalaga. Pag-uwi nila, dumiretso agad siya sa kwarto niya para ipahinga ang isip niya. Naisipan niyang umidlip muna kasi nga para bang na-stress siya sa mga nangyari kanina. Narinig niya ang pagkatok ni na Sharon at Sheena. Pero may susi naman ang dalawa dahil madalas ding maglagi ang dalawang kaibigan sa bahay niya. Nandito kaya ang baliw nating kaibigan? Tanong ni Sharon. Nandito nga siguro. Baka nandyan lang sa kwarto niya. Sagot ni Sheena. Isang oras nang naroon ang dalawa habang kumakain at nanonood ng TV nang kumatok si Paula. Reyna! Sigaw ni Paula. Oh, Sir Paul,
Kumusta po? Napapatangang tanong ng dalawa at nagugulat sa biglang paglitaw ni Paul. Nalaman ng dalawa na ito palang may-ari ng publishing company na pinapasukan ni Reyna. Nandyan ba ang fiancé ko? Sina Sharon naman at Sheena, napanganga. Po? Sino pang fiancé mo? Si Sheena ang nagtanong. Si Reyna, hindi niyo ba alam na malapit na kaming ikasal? Ako ang lover ng kaibigan niyo. Pasensya na kayo kung itinago namin yun sa inyo. Nakangising sabi ni Paul. Ha? Eh hindi ba? Kailan lang naman kayo nagkakilala? A month ago? Tangi, hindi ha. Mga 2 weeks ago lang yata eh. Nabibiglang sabi ni Sharon. Nako, pabayaan na ninyo. Sakyan niyo na lang ang kabaliwan ng lalaking yan. Tutal, sanay naman kayo sa kabaliwan ko. Salita bigla ni Reyna na galing sa kwarto niya. Pumasok ng tuluyan si Paul at umupo sa sopa. Naka-cross leg pa ito at cross arms habang nakatingin sa kanya. Ano, payag ka na magpakasal sa akin? Lumipat ka na sa taas. Lalo na may nagtatambay naman pala sa bahay na ito. Sabi ni Paul. Hoy, Mr. Paul, hindi kami payag sa sinasabi mo ha? Virgin pa yung kaibigan namin. Mukha lang siyang liberated. Kasi mahilig siyang mangyakap. Pero ikaw pa lang naman ang lalaking na yayakap niya. Nang lasing siya, kami lang ang palagi niyang kainuman at binabantay namin siya palagi. Kaya hindi niyo yung nagagawa sa iba. Hindi yung sapat na dahilan para ituring mong mababa ang kaibigan namin. Nakasimangot at seryosong sabi ni Sheena, sa kambal ito ang matapang. Sorry Sheena, hindi ko kasi napigilan tong Serena eh. Bigla niyang niyakap si Sir Paul. Sabat ni Sharon. Kaya nga ayokong iinom kayo nang wala ako. Napapahama kayo. Sabi ni Sheena. Okay lang yun. The damage is done. Bilang kabayaran ng pamumirwisyo nyo sa akin, pakakasalan niya ako. Nag-usap na kami. Napatingin naman sina Sharon at Sheena sa kaibigan. Baliw ka talaga? Bakit ka pumayag? Ang tanda niya na sa'yo. 24 ka pa lang para mag-asawa. Ang dami pang mangyayari sa buhay mo. Tumigil ka. Sabat naman ni Sheena. Alam mo, best friend, okay lang yon. Mainam siguro kung maaga kong matikman ang luto ng langit. Mukhang okay naman si Paul. Guwapo na, malaki pa. Sabay natakpan niya ang bibig niya. Nanlaki ang mga mata ni na Sheena at Sharon. Medyo conservative ang mga ito kahit nagulat sa mga sinasabi niya. Reyna, epekto ba ng pagsusulat mo ng mga romance novel? Kunot ang noong tanong ni Sheena. Anong romance? Natatawang bulalas ni Paul. Yung kaibigan nyo, wala pang naipasang plot. Puro tungkol sa hayop na naging tao. O kaya naman hayop na naging ibang hayop. Puro fairy tale. Konti na lang at ilalagay ko na siya sa mga writer na nagsusulat ng children's book. Nasabi ni Paul. Kaya nga inosente siya! Bulalas ni Sheena. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko at mamahalin ng baliw niyong kaibigan. Sabi ni Paul. Tumayo na siya at nilapitan si Reyna. Tara na, kunin mo na mga gamit mo at ilipat sa bahay ko. Baka mamaya dumating na si na mama. Oops, hindi pwede. Iniharang ni na Sheena at Sharon ang mga katawan nila kay Reyna. Tama, segunda rin ni Sharon. Kung gusto mong makuha si Reyna, dapat pakasalan mo siya. Hindi pwede ang gusto mo. 24 pa lang ang kaibigan namin. Kailangan pa ng consent ng mga magulang. Hindi pwede ang ganyan. Napakamot sa pisngi si Paul. Okay, pakakasalan ko siya bukas na bukas. Pero ngayon, kailangan nasa bahay na siya. Kasi baka dumating ang mami kong makulit. Malalaman na nagsisinungaling ako. Sinabi ko na nagsasama na kami sa bahay at may nangyari sa amin. Ano? Eh walang yaka pala eh! Halos umusok ang ilong ni Sheena sa binata at kamuntikan na itong masuntok. Sheena, tama na! Sigaw ni Reyna. Humarang siya sa harapan ni Paul. Tama na. Hayaan mo na. Pumayag na ako. Payag na ako. Ikakasal kami sa mga susunod na araw. Sabi ni Reyna. Reyna, baliw ka talaga. Paano ko ipapaliwanag sa parents mo? Ako ang tumatay yung guardian mo rito. Tsaka isa pa, nangako kami sa papa at mama mo na babantayan ka namin. Bakit ka ganyan? Hayaan mo na. Ngumisi lang si Reyna at yumakap kay Sheena. Teka lang,
hindi naman siguro kayo. Sabat ni Paul. Hoy, hindi no? Magkakapatid ang turingan namin. Ako lang talaga bilang panganay sa kanilang bantay nila. Sabi pa ni Sheena. Kaya ikaw umayos ka. Puntahan mo agad ang magulang niya para maayos niyo ang kasal, okay? Tsaka huwag mong sasabihin yung sinabi mo na may nangyari na sa inyo. Baka himatayin si tita. Sabi pa ni Sheena. Hayaan mo, gagawin ko yan. Pero kukunin ko na si Reyna. Aakyat kami sa itaas. At pagkatapos ng kasal, ang honeymoon. Natitigil lang sabi ni Paul. Nakita mo na? Puri lang yata ni Reyna ang habol mo eh. Okay lang yun, Sheena. Sige na, sasama na ako sa kanya. Malay mo, makapasa na ako kapag asawa ko na siya. Natatawang sabi ni Reyna. Nalaglag na lang ang panga ng mga kaibigan niya. Hindi nila alam kung ano ba talagang tumatakbo sa isipan niya. O marahil, nararamdaman niyang gusto rin niyang binata noon pa. Oh, huwag mong ilalayo sa amin si Reyna. Dito lang kayo. Segunda rin ni Sharon kay Paul. Tumingin si Paul kay Reyna. Sige na nga, baka lumalapang sapak sa ulo nitong babaeng to kapag nalayo sa inyo. Sagot ni Paul. Nang gabing yon, isa-isa nilang inilipat ang mga mahahalagang gamit ni Reyna sa apartment ni Paul. Okay ka na rito? Tanong ni Paul. Oo, okay na ako. Pero lilinawin ko lang ha. Hindi to pagpapanggap. Kasi tunay mo akong pakakasalan. Baka lang kasi magbago ka kapag nakasama mo na ako dito sa bahay. Nakangisi niyang sabi. Hindi, sigurado na ito. Ewan ko ba sa dami ng paupahan dito sa lugar na ito. Dito pa ako, dinala ng mga paako. Baka nga dahil sa'yo. Talaga? Yun ba yung destiny? Dinala ka ng mga paa mo sa loob ng compound namin. Namamangha pa niyang sabi. Tama na nga. Gumana na naman ang kabaliwan mo. Sabi ni Paul. Nang tatalikod na si Paul, bigla siyang tumayo at niyakap na naman ang binata. Agad na lumusot ang mga kamay niya at pumulupot sa bewang nito. Tinitingnan ko lang kung totoo ang mga nangyayari. Baka nananaginip lang ako eh. Hindi ako makapaniwala na ang simpleng babae na tulad ko ay makakapagpakasal na sa bilyonaryong tulad mo. Bulalas niya habang nakayakap at nakadikit ang katawan sa likod ng binata. Napatigil din si Paul. Nahawakan ang mga kamay niya ngunit biglang humarap at nahawakan ang mga pisngi niya. Mabilis na bumaba ang mga labi ni Paul sa mga labi niya at sa ilang minuto lang pareho silang inalipin ang halik na yon. Nakapagpigil pa naman sila na hindi gawin ang inaakala ng iba na nagawa na nila. Makakapaghintay pa naman ako. Sabi ni Paul sa isipan. Hindi na ako makakapaghintay. Bulalas naman ni Reyna. Nanlaki ang mga mata ni Paul sa narinig at mabilis siyang naitulak. Lumagapak ang puwet niya sa sahig. Aray! Reklamo niya. Baliw ka. Bukas na tayo magkita ulit ha. Huwag kang lalapit sa akin. Determinadong utos ni Paul sa kanya. Nang makalabas na si Paul, ay narinig nito ang malakas na tawa ni Reyna. Naiiling niya itong iniwan sa loob ng silid nila. Pasaway, nasabi ni Paul. Ilang araw pang lumipas habang kinakausap ni Paul ang judge na magkakasal sa kanila. Simpleng wedding kasi ang gusto ni Reyna. Ayaw niya ng magarbo at maraming bisita. Bago pa yun mangyari, napunta rin sila sa bahay ng mga magulang ni Reyna na nasa Bohol. Sigurado ka bang mahal mo ang anak namin, iho? Tanong ng tatay ni Reyna sa Reyna ay laking Bohol. Lumipat ito sa Maynila ng mag-college kasabay ng kambal. Ang properties na paupahan ay nabili ng mga magulang ni Reyna sa tulong ng mga magulang ng kambal. Yun din ang pinangtutustos noon sa pag-aaral ni Reyna ng journalism course. Kaya lang mas ginusto ng dalaga na magsulat ng novela kaysa ituloy ang pagiging journalist. Mahal na Reyna, dapat pala nag-journalist ka na lang. Baka para dun ka talaga. Malambing na tanong ni Paul sa kanya. Ayoko nga, mas enjoy magsulat. Sabi niya. Tsaka isa pa, malapit ko nang matapos ang kwento ko na sinusulat. Talaga? Tungkol naman kaya saan yan? Tanong ni Paul. Nag-aalala siya na tungkol na naman sa baboy ni nagkagusto sa kambing o naging langgam.
Huwag kang mag-alala. Matinong kwento to. Hindi to tungkol sa hayop. Sabi ni Reyna, natawa na lang ang mga magulang niya nang marinig ang kanilang pag-uusap. Nang gumabi na, ay nakita niya ang ama at ina ni Reyna na nasa labas pa at nagsisiga ng apoy. O Paul, bakit lumabas ka pa? Tanong ng ama ng dalaga. Ah, hindi pa po ako inaantok. Eh yung anak ko, tulog na? Tanong ng ina. Opo, nakakagulat nga po na nakatulog siya ng maaga. Sagot niya. Oo, kung dito sa probinsya, maaga siyang natutulog. Pero kapag daw dun ay umaga na, sabi ko nga hindi yun makakabuti sa kanya. Pwede ba Sir Paul, pagtrabahuhin mo sa umagang anak namin para tulog sa gabi? Sabi pa rin ng ina. Nako, wag na pong Sir. Paul na lang po. Ganun nga pong ginagawa ko. Makulit po kasi ang anak nyo. Pero malambing siya at napakabait. Sana lang Paul, maalagaan mo ang anak namin. Hindi mo alam pero maalalahanin siya at maalaga sa ibang tao. Kaya nakikita kong magiging masaya kayo. Sabi ng ina ni Reyna, nasa venue na sina Sharon at Sheena, maging ang judge na magkakasal sa kanila. At isa sa mga malapit na kaibigan ni Paul ang nagpunta para saksihan ng simpleng kasal nila. Pero nagtataka ang mga ito kasi wala pang 2 tao na bida sa mahalagang kaganapan na yon. Bakit kaya wala pa sila? Late na sila ng 30 minutes. Naggala lang tanong ni Sharon. Oo nga eh, bakit kaya wala pa si Paul? Tanong ng lalaking kaibigan nito. Ayun na! Sigaw ni Sharon nang makita si Paul na papalapit na sa kanila. Si Reyna. Tanong ni Paul. Ha? Bakit hindi mo ba kasama? Hindi ba kayo magkasama? Inis na sagot ni Sheena. Hindi. Umalis siya. Nauna siyang umalis sa akin. Sabi niya, may kikitain lang siyang tao. At dito na raw kami magkita. Sabi ni Paul. Maya-may nakita na rin nila si Reyna na dumarating pero nagulat siya nang makita niya na kasunod nito ang mami niya at si Vivian. Oh, mami. Pumunta ba kayo rito para maging saksi sa kasal namin? Tanong ni Paul sa ina. Nagpapalipat-lipat ang ting nito sa ina at kay Reyna. Paul. Mahinang tawag ni Reyna. Aatras na ako sa kasal natin. Nalaman ko buhat sa mami mo na papaalisin ka sa pagiging head of editor mo at babawiin sa'yo ang business mo. Ayokong mangyari yun. Kaya pumayag na akong wag na lang ituloy ang kasal. Malungkot na sabi ni Reyna. Ano? Mabilis siyang nahablot ni Paul palayo sa mga tao at sa isang sulok sila nag-usap. Reyna, look, okay na lahat. Tayo na lang ang kulang. Akala ko ba okay na sa'yo na ikasal tayo? Hindi mo ba ako mahal? Laro lang ba to sa'yo? O sa akin hindi? Malungkot at mahinang tanong ni Paul. Alam mo Paul, hindi ko to ginagawa kasi hindi kita gusto o mahal. Mahal na kita. Kaya lang ayoko namang masira ka ng dahil sa akin. Hindi ako gusto ng pamilya mo. At kukunin nila ang lahat sa'yo kapag pinilit mo akong pakasalan. Sagot ni Reyna. Ngunit tinila na lang niyang muli ang dalaga at iniharap niya sa ina at sa babaeng si Vivian. Ma, pumayag na ako sa gusto ni Daddy. Magmula ngayon, si Peter nang mamamahala sa publishing company. Kaya wala na kayong ipapanakot pa sa amin. Okay lang po yun sa akin. Magsisimula kami ni Reyna ng sarili naming business. Ang lakas talaga ng loob mo, Policarpio. Hindi ka na talaga mapigilan. Talagang hinahayaan mo na paikutin ang babaeng yan ang buhay mo. Ma, pwede ba? Kayo ang nagpapaikot sa buhay ko. Pabayaan mo na ako. Si Reyna ang mahal ko. Sabi ni Paul. Nang ganun kabilis? Eh si Vivian, kababata mo. At matagal mo nang kakilala. Samantalang ang babaeng yan, months lang yata. Mami, hindi ba siya ng tagal ng panahon na nakasama mo ang isang tao para masabi mo na mahal mo? Maraming couple na ilang taon na pero naghihiwalay. Pero kami, sisiguruhin ko na hindi mangyayari sa amin yun. Mahal ko siya. Hindi lang ito emosyon na mabilis magbabago. Kundi desisyon ko. Mariing sagot ni Paula. Tita, hayaan mo na siya.
Tutal naman nahihiwalayin din siya na Reyna matapos ang 6 na buwan. Tila siguradong sabi ni Vivian. Ano? Ano na naman ba to, Vivian? Bakit ba nakikisali ka pa? Malinaw ng lahat sa atin, hindi ba? Paasik na tanong ni Paula. Oo, pero yung tanga mong fiancé, pumirma ng kontrata na kapag hindi siya nakapaglabas ng 6 na story sa loob ng 6 na buwan at hindi na-hit ang mga target na sell na 500,000, hihiwalayan ka niya. Pero dahil wala ka ng publishing, enjoy nyo na lang ang pagsasama nyo ng 6 na buwan. Kaya nga wag na muna nating ituloy ito. Baka hindi ko magawa. Nangihina ang loob na sabi ni Reyna. Reyna, kaya mo yun. Sabat ni Sheena. Oo nga, kaya mo yun. Sabi rin ni Sharon. Tama sila. Kaya mo yun. Alam kong kaya mo. Kaya magpakasal na tayo. Sabi ni Paul. Sure ka? Na makakaya kong makapaglabas ng 6 na libro sa loob ng 6 na buwan? Sa tingin mo may ibang publishing na tatanggap sa akin at kukuha ng mga sinusulat ko? Walang tiwala na sabi ni Reyna. Oo. Tsaka natin isipin. Ang isipin natin ngayon ay ang ikasal tayo at mag-honeymoon mamaya. Bubuo tayo ng maraming baby at palalakihin natin sila. Sabi ni Paul na maya-maya pa ay tila nakalimutan na ang malaking problema na kinakaharap nila. Tinalikuran ang mga sungot sa buhay nila at naglalambingan na lumakad papalapit sa judge. Ano yon? Binaliwala nilang kontratang to? Sa akala ba nila hindi to valid? Pinirmahan niya to ah. Nakakaloko ang dalawang yan. Nakakasuka ang kalandian nila. Bulalas ni Vivian. Bakit ba kasi sinisira mo pa ang kasal nila? Bakit hindi mo nalang tanggapin na masaya na sila? Tanong ni Sheena na naiwan lang para kausapin si Vivian. Kasi ayokong makasal kay Peter. Sabi pa nito. Oh, di wag kang magpakasal. Natatawang sabi ni Sheena. Kapag hindi ako nagpakasal sa isa sa mga anak ni Don Hinesis, hindi ko makukuha ang mana ko sa lolo kong namatay. Kaya naiinis ako. Okay na sa akin si Paul eh, na in love naman sa iba. Ayoko sa Peter na yon. Hindi ko gustong ugali niya. Nako, huwag kang masyadong nagtatanim ng galit sa kanya. Baka mamaya sa mga bisig ng lalaking yun mahulog ka. Sabi ni Sheena tapos ay tinalikuran na siya. Sa wakas ay nakasal na nga sila. Lahat ay nagpalakpakan ng makita na hinagga ni Paul si Reyna. Ramdam ni Reyna ang saya ng mga oras na yon, kahit na muntik na siyang sumuko at pakawalan si Paul sa buhay niya. Sa Bohol nila piniling mag-honeymoon kasi hindi nakarating ang parents niya. Hindi kayang bumiyahin ang mama ni Reyna dahil sa matanda na ito at pagod na rin sa kakatrabaho. Gabi na kaya naghanda na silang matulog. Mahal ko, alam mo, nagulat ako kay nanay at tatay. Akalain mo, pinagawan pa tayo ng sarili nating kubo para daw hindi tayo maistorbo. Masayang sabi ni Reyna nang humiga siya sa papag na naiibabawo ng kutsyon. Bakit ang tahimik mo? May problema ba? Magkakasunod na tanong niya sa asawa. Huwag mo nang uulitin yun ha. Yung makikinig ka sa mga sinasabi nila. Tsaka huwag kang pipirma ng pipirma. Lalo na kung hindi mo nabasang laman ng kontrata. Tuso si Vivian, spoiled brat. Hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Mahinang sermon ni Paul. Sorry na, mahal kong hari. Patawarin mo na po ako. Nagpapakyut niyang iniharap ang mukha niya sa asawa. Unti-unti namang natawa si Paul sa mga pagpapakyut na ginagawa niya. Makalipas ang isang buwan nilang pamamalagi sa Bohol, nagbalik sila sa apartment nila at doon na nga nanirahan. Hay nako! Sigaw niya habang nasa harap siya ng table kung saan siya nagsusulat. Bakit kasi ang tagal natin sa honeymoon? Bakit tayo inabot ng isang buwan? Bakit? Ang sarap kayang mag-honeymoon. Alam mo aking Reyna, hindi ako nagsisisi. Sabi ni Paul. Paano kang magsisisi? Eh pabor nga yun sa'yo. Pero paano naman ako? Wala akong maisip na story ah. Huwag ka kasing ma-pressure. Sigurado na magagandahan ang asawa mo sa kwento mo. Kaya nga siya nariyan para alalayan ka na makagawa ng magandang story. Sabi ni Sharon. Salamat na lang Sharon sa encouragement mo. Malungkot niyang sabi. Tapos ay pinagpatuloy ang pagsusulat. Inabot pa ng isang buwan bago siya nakabuo ng story. Tapos ay lumabas siya para ihanap yon ng panibagong publishing company
na maniniwala sa kanya. Ayaw niyang magpatulong kay Paul dahil nangako siya kay Vivian na lalaban siya ng patas. Sa tulong ni Sheena na kaibigan niya, nakipagkita siya sa isang lalaki na ang pangalan ay Peterson. Head daw yon ng mga editor sa kalabang kumpanya ni Paul. Talaga? Nagustuhan mo ang story ko? At ipapublish mo? Yes, actually. Dala ko na ang kontrata. Basahin mo muna. At pagkatapos ay may ibibigay akong plot ng story na gusto ko sanang isulat mo. Ang pangalan ng mga bida ay Vivian Salazar at Peterson de Villa. Ah, kapangalan pa talaga ng kalaban kong babae. Okay, gusto ko yan. Pero ipaparehas ko ang ugali dun sa babae. Natatawa pa niyang sabi. Yung unang stories niya na isa libro ay hindi pumatok sa merkado. Nakapaglathala lang noon ng 50 piraso at mahina ang benta. Okay lang yun, wag mo nang isipin. Sabi na Sheena at Sharon. Naglalakad sila sa kalsada na malapit sa mga bookstore upang tingnan kung nauubos ba o may bumibili ba ng mga aklat. Wala lang. Okay lang naman sa akin kahit na hindi yun bumenta. May mga susunod pa naman. Malay mo next time, magustuhan na nila ang gawa ko. Hindi pa siya tapos sa mga sasabihin nang ituro ni Sharon si Paul. Oh, si Paul yun hindi ba? Yung asawa mo? Sabi ni Sharon. Oo nga, si Paul yun. Anong ginagawa niya? Wala sa loob na natanong nila. Siya naman ay natutulala na kakatitig lang sa asawa. Hindi sila nakikita ni Paul. Ah, ate, ano yan? Natanong niya sa babaeng dumaan sa harapan nila na may hawak na makulay na papel galing kay Paul. Ah, eto. Ipinipilit at inaalok niya sa lahat ng papasok at lalabas ng bookstore ang papel na ito. Bagong writer daw ang sumulat at magaling daw. Subukan daw namin. Hindi lang ako, naaalokan niya ng ganyan. Marami na. Nung isang araw pa siya dyan, pabalik-balik. Gusto sana niyang lapitan at pigilan si Paul sa mga ginagawa nito pero napigilan siya ni Sheena. Tapos ay hinila siya ng dalawa sa isang coffee shop. Bakit kailangan niyang gawin yun? Wala ba siyang tiwala na isang araw? Mabebenta rin ang mga libro ko? Nakakainis. Para namang ang baba ng tingin niya sa akin. Naiiyak at malungkot na sabi ni Reina. Ano ka ba? Nabatukan siya ni Sheena. Aray! Bulalas niya tapos nahawakan ang bunbunan. Ba't nananakit? Nakasimangot niyang tanong. Para ka kasing tangay eh. Unang-una, ikaw naman ang may kasalanan. Kung hindi ka perma ng kontrata, di sana wala kayong problema. Hindi sana nagpapakahirap at nagpapakababa si Paul ng ganun. Tama, ang cool ng asawa mo. At nakikita namin ni Kambal na mahal ka niya. Sabat ni Sharon. Tama, mahal na mahal ka. Kasi di baling magpakababa siya. At pagtawanan, huwag ka lang mawala sa kanya. Yun ang dahilan. Kaya ikaw, huwag mong aawain si Paul. Mahalin mo at pagsilbihan palalo. Pagod na sa work tapos ngayon, nag-aalok pa ng libro mo. Mahirap kayang mamigay ng pamphlets. Sabi ni Sheena. Pero in fairness, magandang pagkakalayout at print nito ha? Sabi ni Sharon. Dahil sa mga sinabi ng mga kaibigan niya, natauhan siya at naisip niya na tama ang mga ito. Ginagawa yun ni Paul kasi mahal na mahal siya nito. Nang gabing umuwi si Paul, hindi niya na sinabi sa asawa na nakita nila ito habang ginagawa ang mamigay ng mga pamphlets bilang pagpapakilala ng libro niya. Agad na niya itong niyakap at hinalikan sa mga labi. I love you, mahal ko. Mahal kong Reina, bakit ang sarap naman ang salubong mo sa akin? Eto, may dala ko para sa'yo. Cake. Alam ko kasi mahilig ka sa cake. Sabay abot nito sa kanya nang dala nitong box. Inilapag niya yun sa lamesa. Tapos ay sinundan ng asawa sa kanilang kwarto. Paul, sorry kung dahil sa akin, nahihirapan ka. Sorry talaga. Sabi niya na naiiyak. Ano ba itong Reina ko? Okay lang ako. Mahal kita. Kaya lahat gagawin ko. Sabi ni Paul sabay yakap sa kanya. Hindi niya napigilan na yakapin din ng asawa at halikan ito. At ang oras na yon ay humantong sa isang mainit na gabi. Makalipas nga ang 3 buwan ay nag-boom ang mga stories na
inilabas ni Reyna. Laking gulat talaga nila kasi pumatok ang sumunod na librong inilabas niya at nakabenta ng halos papalo na sa 1,000,000. Hindi ako makapaniwala na ilalabas mo tong story na to, nakapangalan ko. Tanong ni Vivian sa kanila. Oh, bakit? Hindi ba ang usapan ay 6 na libro dapat bumenta ko ng kahit sa kalahating milyon lang? Oh, ito, almost 1,000,000. Kaya quits na tayo. Dapat mo nang ibigay ang kontrata o kaya punitin mo. Sabi niya kay Vivian. Sinong tumulong sa'yo para mangyari to? I'm sure na hindi mo magagawa yan nung ikaw lang. Paul, tinulungan mo ba siya? Mahigpit na tanong ni Vivian sa asawa niya. Inaamin ko, tinulungan ko siya sa unang story niya, pero mababa naman ang benta nun. Yung pangalawa at pangatlo ang pumalo at nakakuha ng pinag-uusapan niyo. Kaya please lang, pakawalan mo ng asawa ko sa walang kwenta mong kasunduan. Sabi ni Paul kay Vivian. Hoy, ikaw! Pasinghal na turo nito sa kanya. Sinong nagbigay sa'yo ng idea na isulat ang kwento na to at pangalan ko pang ginamit? Pati yung ginamit mong pangalan na Peterson, alam mo ba ang pangalan yun ng kuya ni Paul? At pinagtambal mo pa kami sa walang kwenta mong kwento. Nagmamaktol na sabi ni Vivian na iba to nito ang librong hawak. Bakit ba nagre-reklamo ka? Hindi lang naman ikaw ang Vivian sa mundo. O Peter naman siya, ano ba? Nakalagay nga sa book, hindi sinasadya kung may maging kapangalan man. Isa pa, fiction story lang to. Eh ano naman kung naging palaka ka sa kwento at hinalikan ka ng prinsipe? Tanong ni Reyna. Hindi naman naiwasan ni Paul na matawa sa sinabi ng asawa niya. Seryoso pa ito habang sinasabi ang bagay na yon. Yun na nga yung problema eh. Bakit ako yung naging palaka? Bakit hindi siya? Hindi naman ako mukhang palaka. Sabi ni Vivian. Hay nako, basta bahala ka na. Basta, tapos na ang kontrata. Ako ang nanalo. Madaya ka. Kaya ka nanalo kasi tinulungan ko ni Peter. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yon. Siguro para asarin ako. Sabi ni Vivian, pero tumayo na sila buhat sa kinaupuan at inakbayan pa siya ni Paul habang lumalakad palayo. Lumipas ang 1 taon at patuloy na nabibilit nakikilala si Reyna bilang isang manunulat ng mga nakakatuwa at nakakilig na fairy tale story. Mahal ko! Malakas siyang napasigaw nang makita niyang 2 guhit na lumitaw mula sa maliit na bagay na hawak niya. Nagmamadali siyang napalabas ng banyo. Mahal kong Reyna, bakit? Tawag ni Paul sa kanya. Sa wakas, mahal kong Paul, mahal kita. Nakabuo na tayo ng baby. Positive na ako! Sabi niya sabay yakap sa asawa. Mabilis rin siyang nayakap ni Paul at nabuhat pa. Nagulat rin ang mga kaibigan niyang nasa ibabang apartment at dalidaling nagpunta sa bahay nila. Anong nangyari? Tanong nila. Wala lang, kasi magkaka-baby na kami ni Paul ng asawa kong hari. Sabi niya. Salamat naman mahal kong Reyna. Magkakaroon na tayo ng prinsesa o prinsipe. Kahit na anong maging anak natin, masaya ako. Sabi pa ni Paula. Oo naman mahal ko. Kahit na ano pa siya, mamahalin natin. At syempre, hindi tayo makakontento sa isa lang, hindi ba? Kapag nakapanganak na ako, bubuo pa tayo ulit ng isa pang baby. Masaya niyang sabi. Nako, ito talaga masyadong excited. Malay mo, kambal pa lang maging anak niyo, katulad namin. Sabi ni Sharon. Sa tingin ko hindi naman. Mahal ko, may lahi ba kayong kambal? Baling niya sa asawa. Nako, wala eh. Okay lang yun. Mahal kong Reyna. Sagot ni Paul. Ano ba yan? Hindi ba kayo napapagod sa tawagan niyo? Ang haba. May pamahal kong Reyna at hari pa kayo. Grabe ha? Naiinis na po na ni Sheena. Alam mo Sheena, malalaman mo rin kung bakit kapag nagmahal ka na. Palibhasa, hindi pa yata na in love tong best friend ko eh. Mahal ko, ipakilala kaya natin siya sa friend mo. Baling ni Reyna sa asawa. Pwede naman. Gusto ba niya na ipakilala ko siya sa 1 doktor? Tanong ni Paula. Hay nako, tigilan niyo ako. Asikasuhin mo na lang yung Reyna mo at alagaan. Natitiyak ko na aatakihin niya ng kaartihan. Sabi ni Sheena. Grabe naman. Kahit na gaano pa maging maarte, okay na okay lang sa akin yon. Kasi mahal na mahal kita. Kaya kapag naglilihi ka na,
umarte ka lang ng umarte. Tapos nagyakapan na naman sila. Hay nako, tara na nga. Ayun na naman sila sa kalandian nila. Uuwi na kami. Sabi ng dalawa. Ngunit hindi na sila pinansin pa ng mag-asawa. Tuloy lang sa lambingan sina Paul at Reyna. Habang hinihintay nilang pagsilang ng anak nila, naipasya nilang bumalik muna sa Bohol, doon sa maganda at maliwalas na lugar. Nais nilang isilang ang magiging anak nila. Naroon sila sa balkonahin ng gabing yon at masayang pinagmamasdan ang malawak na langit at ang mga bituin kasama ng maliwanag na sinag ng buwan. Mahal kong Reyna, salamat sa iyo ha, kasi tinupad mo ang pangarap kong simple at masayang buhay. Sabi ni Paula, sabay yakap sa asawa. Ito talaga? Ako ang dapat magpasalamat kasi natagalan mo ang kabaliwan at kawirduhan ko. Salamat kasi kahit na makulit ako at minsan may pagkatanga, minahal mo pa rin ako. Siguradong magiging masaya kami ni baby kasi ikaw ang kasama namin sa aming buhay. Salamat, Paula. Mahal na mahal kita. Yun lang at sabay pa nilang pinagmasdan ang kumikilos na sanggol sa loob ng tiyan ni Reyna. Kinapapanabikan nilang pagsilang noon. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!